Hi guys, I'm back again. This is Angela Cabalis. So, may katanungan lang yung subscriber ko sa YouTube about sa Rebond with Cellophane. Guys, may advice ko lang, pag mag-rebond tayo, pwede naman ang Rebond with Cellophane ha. Pero huwag mo ihahalo yung cellophane sa rebonding sa neutralizer. Hindi pwede yun. Kasi mayroon sa akin yung subscriber dito na nag-message sa akin, naghingi ng advice kung ano daw ang dapat. So, ganito yun. pag mag-rebond with cellophane, siyempre unahin mo yung cellophane, yung rebond tapos siyempre katapos mo ibabad sa rebonding cream, pagkatapos banlawan, tapos blower, tapos hair iron, tapos katapos ng hair iron neutralizer, katapos mo ibabad ang neutralizer sa rebond mga 30 minutes or 20 minutes, yun ay pinaka-treatment ko na cellophane. Siyempre babanlawan mo yung neutralizer, pagkatapos banlawan ng neutralizer ay yun na ang pinaka-treatment ko na ng cellophane sa rebond mo. So wag na wag ihalo yung cellophane sa neutralizer, hindi pwede yun. Basta yan lang lagi ang ano natin, tatandaan, basta ayusin lang natin yung gawa lagi natin para hindi magka-problema yung rebond natin. So guys, itong may video ko na ito ngayon, dito lang may share ko sa inyo. Basta yan, ang rebond with cellophane, ang cellophane pinaka-treatment din na pagtapos apply ang rebonding cream, hair iron, blow neutralizer, tapos yan ang last na hair treatment mo ang cellophane. Hindi siya pwede isama ang cellophane sa neutralizer. So guys, I hope to see you again to my next video. So huwag kayong magsawa sa akin sa panonood ng video ko. Supportahan yung video ko guys. So don't forget to put like and subscribe always my video. So pag may mga katanungan kayo, mag-message lang yan dito at aagad ko naman i-reply sa inyo yan ha. So hope to see you again in my next video. So bye bye.